Nandito po tayo sa ating one-on-one coaching demonstration. At hi! Ella Marie, hello. How are you? I'm so grateful po. Nandito po ako sa inyo. Wow, thank you so much at pinaunlakan mo yung aking invitation. And thank you for getting me as your personal coach. Ella. Sorry to get... Can I call you on your first name? So, yes. Wow. All right. So, ang rule natin dito sa coaching is coaching class or coaching is taking you to the place where you want to be or where you want to go. So ako ay magtatanong and then magsasuggest and to bring you kung saan mo gusto sa goal mo sa buhay. So yung binigay mo sa akin kanina is bakit ko siya? Ano yung pinakamababa kanina, Coach Ella? Friendship. Ayan. Ella, kung sa friendship, ano sa palagay mo, bakit low yung friendship mo? Kasi po, because of trust issue po. Trust issue? Like what is that you mean yung trust issue? Nasira? Like, hindi po ako, nagtitiwala agad. Tapos, hindi din po pala kaibigan. Yan po. Then, ano ang ideal na friend para sa'yo? Yung maaasahan po, yung totoo po siya. Yung we have same interest. Pareho kami have positive view sa life namin. Wow, ang ganda, ano? Mayroon kasabihan, show me your friend and I will show you who you are. Diba? May kasabihan parang, na ganon. Parang, ayoko pong mag-spend ng time po sa ibang tao, which is hindi naman po nakakatulong sa akin sa pag meet ng mga goals ko or vision ko. So anong mga nakikita mo na like what na mga same character ng isang friend na hinahanap mo? Siyempre po, yung totoo po siya sa sarili niya. Tapos, maasahan, humble din. Tapos, positive lang lagi. At magandang kasama. Oh, ang ganda, ano? So, paano ka kaya makakahanap ng mga friend ng ganun? Siguro po sa based din sa mga interest ko. Same interest ko. Like, gusto ko din yung maging educator. Yung may vision din siya. Hindi ko po alam. Alright. So, ngayon, ano yung mga vision for the future na dinidream mo? Ano po, maging educator po. Gusto ko po makapag-turo po, lalo na po sa mga kabataan. Yan po yung gusto ko po talaga. So, kung educator, anong course nun? Education. So, kung ganon,
Ilang taon ka na ngayon, Ella? 20. So, nasa age of college? Yes po. Pang ilang year na yon? Second year? Kasi hasta po ako nung last year po. Tapos ngayon, tinuloy ko po. Oh. Pag-aaral. Oh. Anong struggle yon, Ella? Decision ko po talaga na mag-stop. Kasi nung time na yon, parang gusto ko talagang hanapin yung basta parang may hinahanap ako, gustong hanapin sa sarili ko. Yun po. Tapos sa while nag-aaral po ako, parang nawalan po ako ng gana po mag-aral kasi yun nga po, gusto ko pang hanapin sarili ko kung ano yung gusto ko. Yun po yung dahilan ng stop. Hindi po siya financial problem. Decision ko po talaga na mag-stop ng yung kulang po sa akin. So, nahanap mo na, Coach Ella? Nahanap mo na, yes. Ella, kung ano na yung gusto mo talagang pag-aralan ngayon para dire-diretso ka ng mag-aral sa magiging educator? Yes po. So, ano yung mga priority mo na ngayon na ginagawa para maipagpatuloy mo yon? So ngayon po, nagsisubstudy po kami, ako, at ayun po, priority ko po din yung coaching class, yung mas mag-grow pa po yung, or mas makilala ko po yung sarili ko. Anong itsura ng success as an educator para sa'yo? Yun pong andun na po ako sa position ko po. Yung I have the power to execute na po. Yung mag-iisa na pong teacher na po. So ano ngayon yung nakikita mo sa sarili mo na nagiging passion mo ngayon? Nakikita ko po sa sarili ko. Yes. Gusto ko pong mas mindful pa po yung self ko, lalo po sa pagsasalita. Gusto ko po yung may develop yung character ko. Mas marami pa po ako matutunan upang mas ma-share ko din po sa aking mga future coaches and students. So ngayon nakita mo na yung purpose mo sa buhay. Yes po. Ano yung belief mo sa life? Ano yung mga pinaniniwalaan mo para improve ka pa, para maging successful, ma-hit mo talaga yung pinaka-goal mo sa buhay? Ang beliefs ko po or yung talagang bigay sa akin ng passion is yung purpose ko po. Kasi kapag ina-imagine ko po siya, parang nakaka-feel po ako ng happiness. Parang ito na yung gusto kong tatahakin. Kasi I always imagine ko kung ano yung gagawin ko sa mga students, sa mga future students ko po. So yun po. Wonderful. So ano ngayon yung naiisip mong dapat mong i-stop? Siguro po yung
yung mga bagay na hindi po nakakatulong sa akin. Saka... Ano kayang mga yun? Sometimes, ano po, na overuse po time ko sa pag-Facebook. Tapos, sometimes, yung procrastination, yun po. Doon sa procrastination, ano yung mga pinoprocrastinate mo? Ibig sabihin yung, di ba, procrastination, pinagwawalang bahala, kaya nasasayang yung time. So, ano yung mga bagay na yun na nakakasira? Sometimes po sa pagsastudy ko, pero now, ginagawan ko naman po ng paraan yun. Saka, discipline ako na din yung sarili ko. I always mindful po kasi minsan I am aware po na procrastinate po yung isang bagay tapos nakaka-feel po ako ng bored kaya po ginagawa ko po yun yung bagay po na nakaka-feel tapos parang kapag I am aware po kapag nawi-miss ko po yung time kaya po sa ibang araw ginagawa ko na po. So, ano na ngayon ang mga uumpisahan mong mga gagawin mo para sa goal mo? Yun naman po. Kailangan ko mag-focus tapos disiplina sa sarili ko. So anong disiplina sa sarili ang gagawin mo ngayon? Yun na po, sinimulan ko na pong maagang gumising kasi po dati mga 11 or 10 po ako nagigising pero ngayon 7 na po or 8 and 1 po. And nagpa-plan din ako na maagang gumising mga 3 or para for ano sa pag-aaral din. So 3 na 'yon, anong mga in order na ginagawa mo for that time from 3 a.m. Ano po, nag-pray po tapos nag-study po ng sa Bible po, God's Kingdom. So ano na ngayon yung nakikita mong nakakatulong sa iyo na kailangan mong ituloy-tuloy? Focus ko po sa pag-aaral, then or yung focus ko po sa coaching class, mga bagay na nakatulong sa akin. Ella, ano yung mga questions mo sa buhay? The biggest question. Yung parati mo siyang tinatanong. Gusto ko yung ano po, yung gifts ko po. Gusto ko pong ano, naman yun, kung ano po talaga. Kaya, yan po yung lagi kong tinatanong. Yung, ano po yung mga ibang gifts ko. Sa tinatanong mo na kinakaos, 'di ba mayroon tayong creator who give us gifts. So, kailan mo kinausap ang creator mo, Kachella? Nasabi mo na ba 'yan? Nakausap mo ba siya? Sinasabi mo ba parati sa kanya? Kailan mo siya last na kinausap? About this, big questions. Plus, last week. So kung last week, may mga nag appear na ba sa mind mo na parang nagki-clear na
na answer doon sa big question mo about your gift? Meron naman po. So, ano yung lumalabas na yon na mayroon ka pala? Pero yung creativity. So, may mga bagay po na nagpa-pop up lang po sa isip ko. Yun po yung like yung mga bagay po na hindi na po nagagamit. Parang nakaka-create po ako ng something new dyan po sa lumang gamit o bagay na for others is garbage. Pero sa akin po, nakikita ko po yung product na po. Ang ganda, no? Yung saving the environment, ano? Save the earth. Ang ganda nun, no? Hindi siya basura, kundi nagiging, siya, no? Product. Diba? May mga iba binibenta pa ngayon mga product na ganun. Nag-umpisa lang yun sa creativity. Tama, creativity. So, Ella, what is your biggest pain in life? Sa family ko po. Yung mga pain na yon, 'di ba, yung mga pain na yon kung tapos na. Hindi kung tapos na yon, kung na forgive mo na yung tao, bumabalik sila kung iniisip mo, 'di ba? Kapag ka iniisip mo, and then maalala mo na naman. So anong ginagawa mo para ma-ease yung pain na yan? I release the pain and I forgive. I learn to forgive, then yun po, nawawala na po yun. Tapos, napofocus na lang po ako sa future. So, na-forgive mo na sila, 100%. So, kung ganon, na-forgive mo na sila, you are free. Yes. Yeah, dahil hindi tayo nakakapag-successful kung mayroon pa rin tayong naiiwan na pain doon. So, binibigay na lang natin yun kay God, and then time will pass through our understanding. Ika nga, mga nababasa natin in the scripture na binigyan tayo ng Lord ng information, and then instruction, and then application. Parang lahat ng yan, it's a part of our life, it's normal. Ika nga, pero kapag ka naranasan natin, parang masakit, pero mayroon siyang mga gamot. So, ngayon mayroon tayong mga community na ganito sa ating coaching class. Pwede na ba yon sa iyo na para mailabas mo yung doon sa ginagawa mo ngayon na pagtuunan mo ng pansin para ma-wash out na yung pain na dala-dala mo? Ella? Yes po. Yung ating coaching class, ating community, pag i-focus mo doon sa sarili mo, para paano mo paihahasa yung mga gift mo, paano po yung skills mo, I mean to say, na kagayong ginawa mo, very excellent kasi start from talaga, 'di ba? Ganun talaga. Pero doon sa mga ginagawa mong 'yon na nakakawala ng 'di ba, ng pain. Nalilimutan mo na siya. Yes, kasi by creativity. So, nagpo-process ka. And then yung processing ng growth, ng processing ng yung sa self mo ngayon, saang banda 'yon
yung ano pa? Ano pa yung mga fear mo? May fear mo sa life? Anong fear mo sa life? Biggest fear sa life? Actually po, positive, parang positive po kasi ako. Kaya natutunan ko po yung maging risk taker. Kasi po, actually, dati, hindi po talaga ako nag-invest. Like, natakot akong mag-invest na kung ano. Pero ngayon, I have the positive po mindset. Go forward to sa vision ko po, sa purpose ko po. Kaya, at saka din po, because of God po, because of His promises po, kaya po yun, parang nawala po yung fear ko. Saka din, natutunan ko din po, na kapag, di ba sabi po sa banal na kasulatan niya na, have I not commanded you, be strong and courageous, be not afraid, be not discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. So, yung po yung verse na yun, nakapagbigay po sa akin ng encouragement. Kasi, it is a command ni God na, at kapag nagkaroon po tayo ng fear, ibig sabihin po, nagmamalfunction po tayo. Yun po yung naiintindihan ko at yun po yung nagbibigay kalakasan ko na hindi po dapat ako matakot kung ano man kung ano sa mga bagay po. Kasi yun po yung sinabi ng Lord sa kasulatan. Ang ganda, no? So, mayroon tayong 7P of dying empty. At nandun nga, diba doon sa kasabihan ng isang author at great preacher, ano, yung dying empty. Ano, so, dahil nandoon sa ang pinakamayaman na place sa buong mundo is in the graveyard. So, alam mo ba na biniyayaan ka ng Lord ng 7P na kailangan ibuhos mo na ngayon na yung iyong 7P na yon, sa passion, sa potential, sa tao, sa purpose, sa planning, principles and practices, para sa ganun is ma-pour out, dahil ang yung time natin dito sa mundo, 'di ba, we have same time, 24 hours bawat isang tao, mayroon tayong 24 hours, at saka doon sa yung length ng buhay natin. So ngayon, kailangan i-empty natin pag pumunta tayo doon. Kailangan na i-pour out na natin dito sa mundo. 'Di ba sabi niya? So ano naman ang gagawin natin? So kailangan being yourself. So you focus on yourself and mindset about yourself, kagaya doon sa ating pinag-aralan na we are not going to compare ourselves with other people, di ba? At saka kung may mga challenges tayo sa buhay, mayroon na tayong mga instruction kung paano natin malalagpasan yon. And then doon sa mga pain, yon, nasabi mo na yung ano, yung pain. At saka, paano natin i-handle yung mga failure? Dahil, di ba, yung sabi nga doon sa scripture na 7 beses man madapa, babangon pa rin yan. Wow, di ba? So, kailangan nating trabahuin at kailangan tayong maging active doon sa ating ginagawa sa buhay, focus on ourselves. Kasi, yung time nire-redeem natin dito sa lupa, di ba? So ngayon, kung ano yung
kung ano na yung goal mo, magfo-focus ka na lang doon sa goal mo and then trabahuin mo yon, dahil, di ba, kasabihan naman, work without action is dead. So, are you willing na trabahuin mo yon para maging successful nga yung goal mo sa buhay? Ella. Yan. And so, yan nga, Coach Ella, hindi kita makita. Where are you now? Nakatulong ba yung ating demonstration? Thank you so much. Thank you so much sa nag-enjoy ako doon sa shiner mo, dahil yung naisip mo doon na lumabas sa iyo ngayon. Saan po? Doon sa mga sinabi mo. Na ngayon mo lang nailabas. Syempre po, I feel masaya, I feel great po. And nakakatulong po siya sa akin. Mas kailangan kong mag-focus talaga, kailangan kong hindi na mag-waste ng time, committed po sa life ko na ako, kasi kailangan ko, this is just once, and ipinagkaloob po sa Lord ang buhay po natin, kaya hindi po dapat kailangan i-waste, kailangan kasi we are accountable po, and we will, pagdating ng araw, is, yun po, sisingilin po tayo ng Lord kung ano po yung nagawa po natin dito sa Lord. Yun po. Wow! Ang ganda! Ang ganda! Nag-i-enjoy ako, Ella, nag-i-enjoy ako sa ating, ngayon, demonstration. At saka, bilang estudyante, ang coaching, ano ang coaching para sa iyo ngayon, yung nalaman mo ito? Nung na-coach kita. Nung na-coach kita ngayon. Very effective coach na, kasi nakakatulong po siya sa, lalo na po sa coach, na mailabas po yung kung ano yung nasa loob nila, nasa loob ko po. Mas nagkaroon ng... Pakita ko ngayon, coach, chico. Yan. Mas,